ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Doc Sosie De Leon ng ating talugpasang veterinaryo. Hi, Doc! Hi, Amy! Uy, Amy! Ika muna! Bakit nasaan ka? Yes! Wala ka na sa... Iba site mo ngayon? Ano naman ang discuss natin dyan? Doc, hindi ako naka-PPE ah! Baka isipin ko... Akala mo, naka-PPE ako, hindi ko ako naka-PPE. Papakita ko lang daw kung nasaan ako. Ayan. Oh, nasaan ka ba? Dito, mga magpait. Doc, nandito po ako ngayon sa Kabanatuan, Rebay City. Isang bee farming or beekeeping ang aking napuntahan dito. So, ito po ay backyard. Mamaya, Doc, kakausapin po natin kung sino yung may-ari na itong bee or mga colonies na ito. Ang dami nila. Meron ako dito 20 boxes of colonies. So mamaya papakita namin sa iyo kung ano-ano yung mga laman niyan. Ano yung mga dapat tandaan? Ano pa ang dapat matutunan sa pag-aalaga ng mga buhuyo? And, Doc, meron pa isa. Gagawa tayo ng honey. Honey? Yeah, yung mga matanong ko mamaya siguro natin yung bang honey na yan ay ano ang benefit na makukuha. Alam ko para sa mga inuubo, okay yan eh. Pero hindi ba contraindicated naman sa mga diabetic? Ibig kong sabihin, pumunta ka pa dyan. Mamaya malalaman natin yan, Doc. Oo. Mamaya po, Doc, tatanungin ko din yan sa ating makakasama kasi mas mainam kung siya mismo yung magpapaliwanag. So, dahil sa kanya naman itong mga alagang buhuyog na ito. Ayan. Medyo kinakabahan ako, Doc, pero kakayanin na natin to. Bakit yung kinakabahan? Ang pagkakaalam ko, mababait naman yung honeybee. Di ba? Ano daw ulit? Mababait naman yung mga honeybee. Alam mo, pakitanong mo doon sa kung sino yung ating magiging farmer sa honeybee. Merong kung kailangan niya ng queen. Alam ko, may queen yan eh. Eh kunin niya yung marami nakadisplay dyan. Yung sa may tindahan ng burger. Ang lalaki ng display ng malaki yun! Yung bee. Gusto ko yun! Kulay-pula yun. Pero dito daw, kulay dilaw ang mga bees natin dito. Dilaw? At nakakatawa yung mga itsura nila. Oo. Uh-huh. Medyo nakakatakot lang na matok, pero cute po sila. Cute po ang mga bubuyog. So sa ating mga manonood, antabayanan niyo po mamaya. Ang dami po nating pag-aaralan tungkol sa bubuyog at marami po kayong matutunan. Ito po ang Mag-agree na tayo. Amy, bago ko mag-agree na tayo, mag-ingat ka dyan. Sige, mag-agree na tayo. Nagbabalik po tayo sa mag-agree na tayo. Doc, sabi ko sa'yo may papakilala ako. Nakita mo naman outfit ko, oh. Oo nga. Napakasulatin mo naman dyan. Oo nga, napakaswerte mo ta na... Akala mo, gusto ko yan eh. Yung ano yan? Beekeeping ba yan? Beekeeping, yes po. Oo. Ano nga sa Tagalog yung bee? Ano nga sa Tagalog yung bee, Amy? Bubuyog. Kasi nasa isip ko, honey. Dahil honey? Ang production ng bubuyog ay honey bee, di ba? Tama? Yes po. Anong sinunod nga natin? Itong guest natin, ituturuan tayo ng tamang pag-aalaga sa mga buhuyog. Okay. Good. Nelson ang pangalan niya. Nelson ang pangalan niya. Yes po. Kasama ko po ngayon si Sir Nelson Drisa. Hi, Sir Nelson. Okay. Morning po. Hi, Nelson. Saan yun yan? Saan yung beekeeping mong yan? Saan yung bee? Saan na sa may bee siya? Saan sa may bee siya?
Kabanatuan po. Ah, Kabanatuan. Wow, ganda ha. Unang tanong, meron ka ng registered name na ba sa na commercial na ba yan o hindi pa? So far po, wala pa po kasi kung pangalan dahil ini-establish ko pa lang po muna sa ngayon kasi mahirap yung magre-registered ka and then hihinto ka kaagad. So sayang naman yung effort na mag-registered. So soon po, mag-ano na ako ng registration sa pwedeng i-apply. Okay. Pero meron ka bang page sa FB o wala? Para makita ng mga ibang mga kasamahan din natin. After na mag-YouTube na ito. So ngayon po, wala pa po akong mga ganong mga documentary. So talagang self-study lang din po ako kaya hindi ko po masyadong pinapublish. Ah, okay. Amy, may sasuggest akong maging pangalan ng page niya o kaya ng kanyang Honeybee Farm. Nelson, pangalan, yes, mo ng, pangalan mo ng Mac Jollibee. Mac Jollibee. Mac Jollibee. Opo, ang ano ko nga po eh. McDollibee po ang ano ko eh. Ha? O, yun na. O, sige. Kunin natin. Ako po yung interesado dyan. Ang nakaprepare ko eh. O nga. Yun po. Pero nice idea po yun, sir. Doc. Amy, sige nga. Ikaw nandiyan pala. Hindi, ikaw na maunang magtanong sa kanya dahil nandiyan ka. Napakaswerte mo ta. Ayan. At nandiyan ka aktual. Sige nga. Mauna ka magtanong sa kanya. Opo, tatawagin ko ngayon si Sir Nelson no, dito sa pwesto ko. Sir, pwede niyo po ba ituro sa akin? Kasi sabi niyo kanina, pwede ma-identify, pwede ma-laman kung anong klaseng bees yung nasa loob ng colony. Pwede ba natin buksan itong isa nating box para pwede makita? Po, pwede po. Ayan. Prepare ko lang po sir, yung ating... Sir, medyo natatakot po ako, no? Pero, kaya naman. Okay lang ba habang ginagawa niya? Pwede na ako magtanong. Excited ako eh. Go po, Doc. Nelson, natatakot si Amy, baka makagat. Anong variety yan? At saka yun ba, pag nakakagat, hindi tayo magkaka-allergy o magkaka-hypovolemic shock o kung ano man ang mangyayari sa atin? Opo, possible po yung magkaroon ka ng allergic reaction. Depende po dun sa katawan ng tao. So, kung ikaw balak mong mag-start at meron kang allergic reaction, so, huwag mo lang ituloy. Yun ang pinaka-indication para hindi mo na ituloy yung pagbibigipin. So, mag-start na po tayo. So, ito na Doc, ha? Kasama ko na si Sir Nelson. Kailangan po natin na... Napuputol. Hindi ako makapapad. Sige, go. Ito kami, Doc, ha. Dito po meron siyang 20 boxes. 20 boxes ang meron dito. 20 colony. So, makikita po natin. Ayan, nagbukas po si Sir. Meron kami pausok. Sabi niya kasi pang ano daw yung pang distract doon sa mga bubuyo para hindi kami atakitin. Ah, gano'n. May pausok pa, ha? May pausok. Ayan. Ito yung mga worker bees, yung mga nurse bees. Sila po yung nagpapakain dun sa mga larva at mga egg para mabuhay yung larva. So, from egg to larva. And then, co-close brood nila yan for incubation. So, kailangan, para mag-isa yung mga close brood, itong mga brown na to, kailangan marami kang bees. Para lang sa ganun, papantayan na kayo, na-incubate nila yung love. Doctor, alin dyan yung queen bees? Hanapin po natin. Ito na po yung honey. Sa taas. Ito po yung food nila. So, pagka kung ganito, pwede na siyang harvest. Ibig sabihin, inog na siya. Sir Nelson, ano yung maitim sa inyo? Alin? Yan. Ito, medyo ma-brown.
Ground. Yan po, yung mga adult na yan. Ito kasi mga ano, young beasts. Yung mga kulay na gray. Mga young beasts. So, kapakita pa lang nila. Kakain na sa beasts sa mga pagkakas nila. So, ang days lang, magiging maaaring nurse bee sila or field bees. Mga ganun. So, may maturity. Ang maturity nila ay tumatagal sila ng forty days or six weeks bago mag-mature. Yeah. Mamamatay na sila. Ilang lifespan? Oo. Doc, nakita mo ba? Oo, kabubukas lang eh. Ngayon ko lang nakita yung hinahawakan niya. Ayan, yan, oh. Ang dami talaga nila dito, no? Pwede magtanong. Field deer ka. Eh, pero paano yung mga ibang parts ng katawan? Tulad ng yung arm na yan, yung kamay mo. Hindi ba kakagatin ang beer yan? Hindi naman, Doc. Doc, in-explain ni Sir Nelson ngayon yung sa ano, no, part ng back. Bali, itong may frame. Itong frame, kung mag-a-add ka, gradual lang kasi pag-a-add ng... So, ito yung wax foundation. Yan, sir. Ito yung, may nabibili yan. Mga online. Ito ngayon yung ginagawa nila. Pattern lang to. Itong wax na to. And then, tutuloy nila lang. Okay. Ganyan sila ka-organize. Ito kasi yung mga bubuyog, no? Intelligent talaga sila. Patat kalino po ang mga bubuyog. Nakikita mo, Doc, yung isang video natin, no? Dito sa camera ni Sir Nelson, talagang nagliliparan sila sa paligid namin. Oh, pero naka-standstill eh. Naka-standstill sa akin. But anyway, sige, lalaro na lang ako. Lalaro ako. Sige, go ahead. Magtanong ka na. Inahanap po namin ngayon, Doc, yung pinbee. Yung pinapahanap po kay Sir Nelson. Kasi according to Sir Nelson, bawat isang colony, meron lang isang pinbee. Hindi sila pwedeng magdalawa. Sino ang gumagawa ng pulupok yutan? Sino ang gumagawa ng honey? The workers? Let's go from Russia with blood. Itong pinbee. Ah, ito. Doc, tingnan mo to. Kakaiba yung pinbee niya. May tuldok sa taas. From wala, naka-standstill lang sa akin yung picture ni Nelson eh. Sige, go on lang kayo. Sige, go. This year. Ibig sabihin, bago po yung pinag. Bagong breed siya. Yes po. Diyan po yung malalaman kung ang queen mo, pagka bumili ka ng color, kailangan alam mo yung color coding. Yeah, this year, ang color coding natin is blue. So, itong, Doc, may tinatawag silang color coding, no, para dito sa ating mga queen bee. Sa queen bee lang ba? Okay. Yes. So, para po saan itong color coding? Para po kung alam mo yung year. Kung kailan nila ba? Kung kailan. So, importante yun kung pipili ka ng color. Kung mabili mo ay last year it's about the BTC green. Green. Ito ngayon blue eh. So, po. Tama, hindi ka maliligaw din sa pag-click mo. So, doon mo din malalaman kung ano yung age ng bubutok. Tama ba? Yes po. Oo. Ayan, Doc, o. Sir, bali, apat lang, no? Apat pa lang siya, kasi. Frame. Yes. Itong starting colonies, ito yung halimbawa natin. Kung bibili ka ng colony, starting mo ay 3 or 4, depende dun sa order ng buyer. So, ito. Pwede ka pa mag-decade? Pwede pa po. Parang mag-decade. Okay. Pagka po nagawa na yung isang frame, nag-barcode na sila, yun ang indication kung kailangan mo na magdagdag ng another frame. Hmm. Ngayon po kasi pagka honey flow, yung pong isang frame, magagawa po nila ito for one day. Kung honey flow. Oo. One day lang pong ina-update itong isang frame.
Ganun po siya kabilis. Pagka, kasi, sasabihin ng queen, kailangan ko ng itlugan. So, kailangan ko ng pagkain. Para meron silang pwedeng ma-store na. So, hindi naman siya ganun ka-harmful. Meron lang talaga, hindi may iwasan. Kaya nagpas ka, maisip. Pero normal yon. Normal po yun. Doc Sosi, sa nakikitang pito ng aming lugat, nasa subdivision po kami ha, papaano ko lang po para sa ating mga ganun ha? Hindi, nasa walang nagre-reklamo sa kanya, baka makagat sila na yung mga kapitbahay niya na B. Ayun nga po, tinanong ko kay Sir Nelson kanina. Possible po na magpunta dun sa ibang bahay, pero ang goal po nila is kuha ng food eh. Hindi naman po sila magpunta dun sa bahay para kung ano gawin na. Wala naman po kasi makikita ng pwedeng makuha ng pagkain doon. So, more on field po sila. Okay. Nelson, nabanggit yes, mo may pagkain. Ano? Walang makikita ng pagkain sa kapitbahay. Kinakailan ba pag yes, mag yung mga OFW o yung gusto mag-invest sa Honeybee, pwede ba yan sa subdivision lang na katulad ng ginagawa mo? Or mas maganda ba yan sa may mga halaman o kinakailangan ba yung halaman ay namumulaklak o pwedeng ano mga halaman ang pwedeng ilagay? Marami pong halaman na po pwedeng puntahan, yung mga sunflower, mangga sa puno, yung mga nara trees, santan. Pwede po silang mag-ano sa backyard lang nang kahit walang sariling tanim. Katulad niyo po, wala po kayong nakikitang sariling tanim. Maasa lang po ako dun sa labas na po pwede nilang kuhanan. So, ito pong sa akin noong muna pa lang, trial and error. Kung magwo-work po yung dalawang colony. Nag-start lang po ako ng dalawang colonies. So, after 6 months, nakabuo na ako ng mga 10 colonies. Ganun po siya kabilis mag-multiply. Ngayon po, ang na-out ko ng box sa loob po ng from July to November, yung last deliver ko, more than 30 colonies na po ang na-out ko. So, ganun lang po ang pag-multiply ng honeybee. Kasi po sila, so, Nelson, sa'yo, Nelson, more or less sa'yo, parang nagbebenta ka ng box o ng breeder, hindi for honey production, gano'n ba? Pagka po yung rainy season, wala po tayong production ng honey. So, okay. Nag-isip po ako ng option para makabawi-bawi. Ginawa ko po siya, colony naman lang yung binibenta ko. Pag so, sinabi mong colony, po, isang box yan? Box po. Okay. Magkano naman ang benta mo kung ako'y bibili sa iyo? Hindi, wag na sa akin, siyempre, libre yan. Pero kung na yung bibili sa iyo, magkano binibenta yung isang colony o isang box? Opo, depende po sa colony. Ang isang colony po, let's say ito po ay naglalaman ng 4 na frame, ito po yung halimbawa, 9,000 po per box. Per framer okay. Po yun. Okay. So, kung nag-uumpisa naman po, wala naman po naman sa akin, pwede ko pang i-adjust kung talagang gusto nila at decided sila mag-alaga. At the same time po, nag-mentor ko sa kanila. Yes, Doc. Pag Nelson, pag bumili sa'yo, ino-orient mo sila, binibigyan mo na yung seminar kasi wala na... Yes po, for free po yun. Mabibili kung hindi sila marunong na... Minementoran ko po sila hanggang sa stage na makapagsarili na sila. Okay. Yung kayang-kaya na nila. Opo. And then, papunta-punta na lang ako, visit na lang ako sa farm nila kung kailangan nila ako, kung may iba pang technical na gagawin. Mm-mm. So, nakasuporta pa rin po ako sa kanila. Opo. Hindi po yung ako na pagka binili mo sa akin, ibitawan ko. Mm-mm. So, usually, ganun naman din ang rules. Di ba? Pero sa akin naman, nagkakaroon din kasi ko ng maraming kaibigan. So, pagka sa bee stocks, nagkakasuntusunto kami. Opo. So, yun ang masarap din sa nag-aalaga. Very
actually, Doc, tingnan mo itong ano niya, pinaka box, no? Sir, ano yung term na tama para dito sa tawag dito sa box natin? Colony. Colony. Itong mga colony niya, may mga butas dito sa ilalim. Yan. Yan pumapasok sa lumalabas ng mga bees. Kanina, pinag-usapan namin ni Sir yung tungkol dun sa pagkain. Oo, anong kinakain nila? Dok, meron sila dito yung mga pollen. Saan siya kumuha ng pollen? Yun. Kanina, may tinuturo sa akin si Sir Nelson. May color yellow, may color white. So ngayon, papa-explain ko kay Sir Nelson kung ano yun. Yung pollen ay nakukuha po sa mga bulaklak. Yung pong mga bulaklak na yun, yung parang may mga impulse siya, unti-unti po nilang iniikutan yun, inilalagay nila sa packet, sa paa, and then, dadalhin nila sa hive nila o sa colony para gawing pagkain, panggawa ng wax foundation, or ng pattern. Yun po, marami pong nagagawa yun. And then, yung pong nakukuha nilang pollen ay nagagawa rin po yan sa raw na kandila. So, mamaya po, i-explain po yan. Ginagamit po yan na raw na kandila. Hmm. Diyan po nang gagaling yung mga kandila natin. Oh! So, wala po siyang tapon. Lahat may gamit. So, nasisiyahan ka ng mag-alaga, kumikita ka na, paklabang pa. Oo. Nakakatulong tayo sa environment kasi number one pollinator sila eh. Mm-mm. Sa mga fruits, sa mga flowers. So, sila po ang, kung wala pong buyog, wala sila, wala tayong bulak. Oo. Wala tayong bungang magaganda. Para. Nelson, ako yung gusto ko eh. Why not, di ba? Ang tanong ko doon eh, ano ba ang requirement? Ako yung may garden, pero ito, meron ako mangga, isang puno ng mangga, pero sa akin eh, yung yan, ordinaryong ornamental na puno, na wala naman siyang pollen. Eh, saan siya kukuha ng pollen? Actually po, ang range ng bawat bees is 3 kilometers radius. So, 3 kilometers? Yes po. Uuwi sila? Nelson, pagkatapos siya kumuha ng pollen, uuwi siya sa akin? Yes po, ganun po yan. So, sila po talaga ang pagkain. Yun po ang ano nila. Hanap at hanap sila ng pagkain nila kasi ang mentality nila is pagkain. Yan po ang mentality ng bees. So, kaya po tayo may nakukuha. Kung nag-aapura silang kumuha ng pagkain nila para mag-impact, tayo naman nag-aapura din sa pag-harvest ng pagkain nila. So, yun po ang nagiging Nelson, sino ang kumukuha ng pollen at dadalhin niya sa box? Ang mga workers niya, paano ba yan? Yung pong mga worker niya, kanya-kanya po silang ginagawa. Meron pong field bees na kumukuha ng pollen, meron din ibang kumukuha ng nectar. Pag dinala po sa loob, galing po sa labas, yung pong galing sa labas, ipapasa niya yung nandun sa loob, out to mouth. And then, yung nurse bees ang magpapasok dun sa frame na lang. Yes. Yun sa may karapang. Iba po yung nag-ano nun. Pero yung pollen, diretso dun sa loob. Ibibigay nila dun, distribute nila. Yun namang pagpapasahan nila ang gagawa ng mga dapat gawin sa loob. Yung pagpapakain sa pagpapakain sa mga larva. Yun po yun. Ini-store po nila ng pagkain. So, yung nanay, yung queen, ang trabaho ng queen, mangitlog, gano'n ba? Mangitlog lang po siya. Once lang po siyang mamate. Ah, okay. Once lang siya mamate. Katulad po ng binuksan natin dito, artificial insemination na po siya. Artificial insemination, ha? Liit eh. Opo, pinapatulog po yung bees. Kumukuha sila ng sikwin nila sa babae, sa lalaki, and then papasok nila. So, after a day, pwede na siya mag-lay. Usually, sa laying niya, ilan ng marami yun?
Ang estimate ng mga expert, ang nalilay na egg ng queen is 2 to 3,000 eggs per day. Wow! Ang taas ng multiplication niya. Oo. Sabi sa akin po ni Sir... O, ilang araw sila mangingitlog? Sa araw lang? 10,000 per colony. 10,000 per colony, sir. Kasi po, ang cycle ng bees is 6 weeks and then yung matitisa is 21 days. Okay. So, nag-aabot-abot sila. Ang mamimiss mo lang dyan kung merong mites, may choke fruit na fungus, or yung ibon. Ibon. Yan lang po ang mga kalaban yan para hindi tumami ang colony or bumagsak ang colony. Ulitin mo, Nelson, flies, pero, langaw? Nag-treat po tayo nun. So, paano pagkatag-ulan. Po? Okay. So, depende po dun sa laman ng box mo kung silang price dun. One-fourth dun sa strip, tinatawag namin. So, kailangan po hindi malakas kasi maapektuhan din yung bees. Ano yung pinalagay natin para mawala? Tawag dun. Nabibili lang din po namin sa online yan. So, online, available na siya. Ito yung pang laban natin siya. Pang laban dun sa mga barong. Barowa mites. Oo. Parang mga anay. Oo, parang gano'n. Pero hindi siya in-spray. Strip lang siya na sasabit po lang. So, maalis na siya. Yung mga mites matatanggal dun sa katawan mo. So, yun yung mga karaniwan na peste. Karaniwan pong peste yun. Ang mga... Dumadami po sila kapag malamig yung panahon. Yan po ang nag-i-build na. Kanina sinabi mo sa akin yung temperature para sa tabak is 32 to 34. 32 to 34 degrees na hindi po pwedeng lumaba, hindi po pwedeng tumaas. So, pagka po mainit sa loob, ang gagawin po nung nasa loob na bees, pupunta sila sa entrance para sila magpaypay. Magpapaypay sila para yung temperature sa buong pantalang ng kapule. Diba ito ang cute? Nagpapaypay yung mga puyog. Tapos sa gabi naman, malamig, iba yung temperature natin sa gabi, sa tuwing araw, sila pong lahat nakapuntur dun sa entrance. Para lang sa ganun, isisil nila yung pagpasok ng hangin. Oo. So, ganun po sila ka-organize. Parang nung sinasabi mo sa akin to, na sila na yung nagpupunta, parang wala ka nang gagawin bilang beekeeper, no? Wala na. So, ang magkikita mo lang dito is continuous learning ka lang din. Na, halimbawa, pag-aralan mo siya, kung talagang gusto mong matuto, pag-aralan mo siya, and then, pwede ka lang tumalikod. Balikan mo na lang siya after 5 days, check mo siya. Ganun lang po ang pag-check niyan. Every once a week. Sir, ganun. Hindi ko kayo napag-aralan. Saan ko makasagal ang pag-aaral ng pag-aaral? Nag-aaral siguro ko ng talagang natuto ko. 6 years. Self-study. Mabilis yun. Pero sabi mo nag-UPLB ka pa. Yes po. Train po ako ng UPLB. Nag-train po ako doon. So, in-apply ko lang ng in-apply. And then, sinubukan ko, sumagal ako. Eh, maganda naman yung naging nag-resulta. So, sabi ko nga po sa inyo, kung 6 months hindi ka nag-concentrate, hindi ka nag-focus, yung colony mo babagsak. So, ganun po ka-importante yung nag-aaral sa hindi nag-aaral. About the peace. Opo. Ang dami pong factor para bumagsak ang isang colony. Natulad po na kayo? Ganun niya po yung hindi nanginginit. Queen mo. Bakit hindi nanginginit po? Kasi kulang na yung pagkain nila. Walang bee pollen, walang nectar. So, meron tayong mga substitute na pwede natin ibigay sa kanila. Ano yung mga substitute na yun, Nelson? Nelson, ano yung mga substitute na? Kasi hindi lagi tayong merong pollen. Ano yung pwede substitute na ilalagay lang doon sa lugar niya? Yun po ay meron pong pollen pati na nabibili. Online din. Tapos po, ang isang option doon, yung sapal ng taho. Sapal ng taho? Bali, soya. Sa soya, yung pinagtigaan. Oo. Sa mga taho. Oo.
So, hahaluan mo siya ng may measurement po doon na sugar. Kung gusto mo ng gatas, baka kasi magtae, gatae din sila. So, yun na lang. Ang magiging, ano mo, yung sugar. Opo. At saka yung sapal ng sako. Nelson, dahil yes, kung malimbawa dito sa amin ay subdivision, o may mga gustong mag-alaga na nasa subdivision, na wala namang ganong puno, no? O flowering plants. Yes. Kung bibili sila ng sapal at saka ng sugar, eh baka mas mahal pa kaysa mag-produce ng honeybee. Hindi naman po. Kasi po, ang per frame po nung chen, ang makukuha mo naman po ng honey sa isang frame, pagka po merong fruit frame saka food sa taas, ang kalimitan pong kilo nun is 1 kilo. Ito po, example po ito. Kung ito pong buong frame na to, puro honey, tumitimbang po siya ng 3 to 4 kilos. Ito po. Yung buong na yan. So kung ito lang, 1 kilo lang po yan ang nakukuha. So kung iniisip niyo po yung gasto, 1 kilo. 1 kilo po. Pero kung buong honey po lahat yan, 4 kilos po yan. Yung buong kung puno ng honey. Yung isang frame na yan, maabot siya ng 4 na kilo. 4 na kilo. Oo. Tapos pagka lahat eh. Pagka yung ito lang, yung 1 inch lang yung ano niya, is 1 kilo. Oh. So kasi ngayon, ang ano nila, may mga eggs kasi yan eh, halo. Opo. Tapos din pagkain na. Mm. So sila, pagka yung sobra na yung piece nila, yung isang ganito mo, halos pupunuin nila ng honey. Pupulog. I mean, parang natapo na nila dyan kasi hindi na siya. So yun, hindi po siya indication na para mawalan ka ng pag-asa kasi ang laki ng gastos. Hindi po, mababawi naman po siya ng pagka-harvest mo, pagka-honey season. So, dito pa lang po sa isang frame, yung pinakain mo, para sa isang frame pa lang po yun, mababawi na po yung mga pinakain. Oo. Saka, Dok, sabi ni Sir kanina, maabot siya ng 200, tama ba? 200 yes. Kilos. Eh, tinanong ko siya kanina kung gano'ng kadami o ilang kilo para sa production ng honey. Sabi niya, 7. So, sa 200 na yun, 7 ilang kilos? 7 kilos para dun sa, ano, sa 200, ilang honey yun. So, pwede mo lang mabenta. Eh, may sinasabi ko pa kanina na wax, di ba, friend? Yung wax found, eh, yung wax yung para na, sa kandila. O, di ba yung frame? Opo. Frame yun. Pagka kasi luma na siya, yung brown na siya, hindi na siya ganun ka attractive sa bees. Mm-hmm. So tanggalin mo na siya. Pwede mo na siyang gawing candle. Kuwin kailan ka nagpapalit? Wait. Depende kung mabilis siyang umitim. Siguro mga 1 year papalit ka na at para maiwasan din yung hygiene ng para bees. Yung hygiene ng bees. Oh, yung quality maging health pa rin sila. Opo. Dito ba sa back natin or sa colony, may kailangan ba na klase ng kahoy? Certain type ng wood? Bahit po anong kahoy po pwede. Pwede ka mag-start ng murang kahoy lang, yung mga plywood. Sa nag-uumpisa, temporary. Pagka po kasi hardwood, talagang pangmatagalan na ito eh. Oo. So, solid. Kaya anong klaseng kahoy ito? Ito ay, tawag doon? Mahogany. Mahogany. Yes, po. Tapos parang yung mga maputi, Paluchina. Paluchina. Yung iba. Yung iba, Medina. 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 Nelson? Yes, po. Nelson, meron bang specific na size yung box mo? Meron po. Meron po tayong specific size. Na ano size? Kailangan din, yung po, international standard po yun. Na, kasi po, ang pagbili po ng beads, yung frame niya is kasama, di ba? So, mapupunta sa ibang lugar. So, kailangan yung box and frame standard. Nakakasya dito sa box niya. So, and pagka lumit, 54 centimeter 54 by 42. By, okay. By hindi 12. Siya talaga square, rectangular. Yun talaga ang
So, marami na pong pag-aaral dito na ito, kahit sa abroad ka po din ng tray or box, same size lang po siya, standard. Eh, pero sir, itong nakikita ko, ngayon, ito, yung color red na to, iba yung size niya eh. Ito po, improvised lang po ito eh. Ah, okay. So, kung pwede ka pong gumawa nito, basta ang importante lang sa kanila, magkasya yung frame. Opo. So, kung mapapansin nyo, mas manipis siya, compare mo rito. Yes. So, ginagamit po namin to pagka yung mag-split kami. Split? Split. Ano po yung ibig sabihin natin? Let's say, ito, kung mag-split ka, 8 framer siya, magagawa ka ng print, se-separate mo yung tatlong frame with peas and eggs, se-separate mo siya, mag-i-introduce ka ng panibagong print. Okay, may proseso so, ba itong pag-i-introduce? Yes po. Yes, paano po? yung pagpaproseso nito, ihiwalay mo yung frame kung ilan yung gusto mo. So, minimum of 3, maximum of 5. Para kasarapan lang. So, depende sa'yo kahit mga 10 framer. Ang advantage at disadvantage naman ng maraming frame, matagal siyang ma-accept. Mm-hmm. Yung queen na i-introduce mo, medyo matagal na ma-accept. Ano nangyayari pagka yun sa process nyo, anong nangyayari dun sa queen and dun sa ibang? Papatay na yung queen. Ah, okay. Kasi ang pheromone sense, andun pa sa dating queen nila, yun yung royalty nila. So, kailangan mo silang mawala yung pheromone na amoy ng dating queen. So, mag-split ka ng mga 3 days, 5 days, and then mag-i-intro ka ng panibagong queen. So, another colony na lang po yun. Sa ano yung ginagawa ka? Meat? Tayan nyo ba ng pampatay amoy? Wala na po. Ako sana siyang mawawala. Within 24 hours po, mawawala po yung amoy. Kung wala siya, kung hindi siya kasama sa food. Mm-hmm. Pero kung kasama pa rin siya rito, andun pa rin. Andun pa rin. Opo. So, yun po ang ano niya. Sir, nung nagsisimula na ka, magkano naman yung birthday natin? Ang naka-prefer kong budget is 50. Yes. Pero hindi ko naubos yun eh. Okay. So, sa dalawa, sabihin mo ng 15,000 or 16,000, and then yung mga box and frames, hindi naman siya sabay-sabay gagamitin. So, gradual lang din yung maglalagay yung mga frame. So, unti-unti, napag-aralan ko hanggang sa abot na lang din yung lockdown, nakagumawa ng sarili ng tray, ng box. Ah, ikaw na yun. Oo, nag-improvise ako. Ay, alin dyan yung mga nagawa mo, sir? Bali ito. Oo. Yan. Ito, yung mga palong China. Yan. So, nagawa ko ng sarili ko para naman sa ganun, makatipid ako. So, yung budget ko ng 50,000, na-lesen. So, kung mag-aalaga ka, kung pwede mo mag-create na kahit ano lang, hindi lang po pagandahan ng color niyan eh, ng bakit. Ang importante, healthy yung baby mo. Yung po ang importante sa pag-aalaga. At marunong kang mag-aalaga. Ganun po ang history ng beast natin. Opo. And son, tanong ko na muna ha. Ako ay super interested. Yes, ha? Yes po. Wala ba talagang magre-reklamo na kapitbahay? Kasi kung ako'y nasa subdivision, balik tayo doon. Nangangagat ba sa kapitbahay? Kasi sabi mo, 3 kilometers eh. Opo. Diba? Hindi naman po siya tipong pagka, ang mentality po ng bees, aggressive lang po sila pagka nandito sa box eh. Oo. Pinoprotektahan po nila yung colony. Pero kung magkikita po kayo sa labas, sa bulaklak, kapag po sa bulaklak, halimbawa, nakikita po kayo sa garden, hindi po siya yung manunugod na parang yung isang local natin na pakte na i-attack natin niya. Hindi po siya ganon. Ito po, ano na po ito eh. Domesticated na, na-cultured na po siya. Hindi na siya ganon ka-aggressive. Kung pwede po ito okay. Sa subdivision. Hindi yun, hindi na po. Hindi na po ako nag-permit. Okay. Pero ano naman? Opo, hindi lang po siya yung papasok sa bahay lang. Oo. Wala pong ganun. Kasi hindi po nila alam yung bahay eh. Oo. Dok, sa ating pagbabalik po, tuturuan
study. Okay. So, abangan nyo po ang aming pagbabalik. Ito po ang Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Ngayon, kasama ko si Sir Nelson mag-extract kami ng honey, tama? So, ito, galing po ito mismo dun sa colony, dinala namin dito sa lugar kung saan kami mag-extract. Simulan po natin. Trahin nyo yung pinaka-pagka. So, ginaganyan. Ayan. Mababaw lang siya. Okay. Ayan, Dok. Dok, susubukan ko ito ha. Medyo, sana hindi ko masira itong frame ni Sir. Dok, Dok, ayan, harap ko sa'yo. Ayan. So, ito. Just... Sakayasin natin siya. Babaw lang. Susubukan kong pagbaw. Yon! Ayun, tapos ko. Ipapakita natin. So, ganito yung gagawin lahat, sir. Pag-harvest, isang way yan. Para hindi masira. Parang malalim yung lotoy. Ayan. Ayan. So, yun po. So, ito, sir, gano'ng katagal nito ginagawa? Yan, siguro mga 10 minutes. So, kailangan tingatan natin yung frame. Oh, and then yung eggs. Kasi pwede pa siyang mapisa. So, sayang kasi kung matitira siya. Opo. So, ito, limbawa, sir, yan. Dito sa loob na to, eto, sa loob na to, Dok, nakikita mo ba? Eto sa loob na to. May kasama pa sa itlog. Tama po, no? May kasama pa itlog. Tapos, Dok, may bubuyog pa lumilipad. May bubita po. May kasama pang bubuyog. Ayo. So, lahat po ito kakayasin ng ganito. Hindi po. Yun ang itong part lang na to. Yan po yung kaya niya kami kung ano. 1 kg. 1. Or a half. Depende dun sa... Kasi mabigat po ang hat. Opo, kasi di ba maan na... Hindi siya katulad ng tubig. Malapot. Ang galing. So yan, sir. Naganyan na natin. Ano na po? Kabilaan. So, ito naman po. So, kailangan nyo ba ng nagpa-part-type dito? Pwede po, anytime po. Parang, ay! Sorry po! Parang mali ako na. Well, lahat po yan, pagka po may competition po dito, mag-decide pa lang sila mag-alaga, ini-inform ko lang po sila, ini-entertain po about sa pag-harvest, kung may ma-harvest, kung sa mga info, binibigay po lahat sa kanila. Dok, so si tama-tama yung punta natin kasi, honey season, bee season. Ganon. Itong panahon na ito, hanggang kailan? Opo. Hanggang kailan ang season ng honey? Until May po, pero sa ngayon po, medyo nagbabago na po yung panahon natin eh. So, humaba po ba? Humaba yung tag-ulan natin. So, December, may ulan pa. Pero usually, ang honey flow natin is from October to May. October to May ang magandang mag-alaga ng honey o yung harvest time? Yung honey flow po. Honey flow. Ipo-focus po natin ito. Ayan. Okay. Ayan, Dok. Kita nyo po. Yeah. Ganda. Ano ang ilalagay? Ay, yung mismo frame. Okay. Ito pong isa ay hindi po kasi ito magkapantay na dito. Okay. Oh.
So, Doc, ito meron pa ulit isa, no? Ginagawa. Parang mas ano yan, no? Mas pantay-pantay dito sa kanila. Parang pinahirapan niyo po ako. Siyempre po, alam ko na yung madali. Masabay list eh, oh. Kayang-kaya nga ng 10 minutes lang ko. Amy, habang ang hero ginagawa niya yan, pwede ba magtanong financially? Amy? Opo! kung ako'y magsisimula, ilan ang box o ilan ang colony ang gagawin ko, para ako'y kumita ng halimbawa kung 30 days, ikita ko halimbawa ng... Yes, Doc! Mga 20,000 na a month. Mga ganit, 20,000 a month ang gusto kong net profit. Depende po yan sa flow ng honey. At depende rin po sa forages dun sa lugar nyo. So, let's say po yung ang pakitapan mo rin. Ang rough estimate po sa isang colony is let's say sabihin na natin po na 8 kg per colony. Ilan? So 8 kg po, 8 kilograms per colony. O kaya nga. So magkano lalabas? Magkano daw po lalabas? 600 daw. Kung pera pag-usapan natin. So si 600 per kilo. So kung sa 8 nga, kilogram times 600. Ilan po? Kasi 40. Sige. Just 48 po. 4,800. 4,800 sa isang colony. Yes po. Monthly yan? Continuous monthly? Ang naranasan ko po kasi dati is every 3 weeks po nung nakaraang season, nakaka-harvest po ako kasi kailangan din po na linisin nung natin yung pinaka frame para po yung itlog naman niya ma-sustain nung... Pero hindi only round ba yan? All year round yung collection? Kasi siyempre, papasok dyan. Ayan, Amy, tsaka Nelson, ang papasok dyan eh. Siyempre, interested sa honeybee. Pero, of course, lahat dyan ipapasok sa pera. Pera pag-usapan natin. A whole year round ba yan? An average na kikitain ko sa loob ng isang taon? Kung mag-i-invest ako? Hindi po siya all year round. Pagka po mag-i-invest ang isang tao, ang naging way ko po kasi para makabawi naman ako po, yung colony po ang binibenta ko nung rainy season. Kasi nga po, wala pong honey. So, ang starts pa lang po ng honey season is from October to May. So, wala po tayong production ng honey ng tag-ulan. So, kailangan natin mag-isip ng paraan para umawi naman tayo, kumita tayo. So, mag-produce ka ng colony na pwedeng ibenta. Okay. Kasi kung i-keep po natin yung lahat po ng colony during the rainy season, uubos lang po tayo sa pagkain. Sa sugar feeding. Kasi kailangan natin i-provide yung consumption nila kasi hindi sila makalipad ng maganda, hindi sila makalabas. So, hindi po natin inaalis yung sugar feeding. Pero, for their own consumption lang po, hindi po natin sila po pwedeng i-harvest and then ibebenta as a honey. Doc? Okay. Yeah, okay. Opo. Pero kikita ka pa rin sa honey. Kikita ka pa rin sa honey. Opo. Yun po ang ano niya. Nelson, sinasabi mo, Nelson, na from October to May. After May, papatayin ko na yung colony, ganun ba? Hindi po. Continuous po yun. Kung pwede ka pong mag-breed, kung pwede ka pong magbenta ng colony. O kung hindi ako magbebenta ng colony, or ilan lang magbebenta kong colony, continuous magpapakain ako. Opo.
Pero, nandoon ako malulugi. Hindi po araw-araw. Yun ang kanulugi ko naman. Hindi po. Kayang-kaya pong bawiin nung papakain nyo doon sa bibigay naman nila pagkahan nito. Bali, Doc, ang pagkain natin sa bubuyog tuwing kailan lang po? Pagka lang po yung ang ulan is 1 week na. Ah, okay. Na walang pigil yung ulan. Mag-ano na po tayo na magpakain o tignan nyo pa rin kung yung ibibigay nyo, kakainin pa nila. Pagka po hindi na nila kinain, ibig sabihin, mayroon pa silang nakukuhanan sa labas. Mm-hmm. Bali, Doc, hindi pala siya ganun kadalas pakainin. Tuwing heavy lang ang rain, tama? Mga rainy season talaga na tuloy-tuloy, doon lang tayo magpapakain. So yung gastos natin sa pagkain, hindi din ganun kalaki. Tama po. Opo, kasi hindi siya araw-araw katulad ng iba nating hindi po ganun. Okay, so sa pagdating sa food consumption, hindi siya ganun kalakas dahil kaya nila mag-provide para sa atin. Yun lang po yung support lang natin during the rains. Okay. So itong gamit natin na to, ano po, pinagaya ko lang dun sa alternative video kasi. So, naghahanap ng alternative para pamura pa rin. So, the same process lang naman sila. Yung pamura, pamura. Compare dun sa presyo ng pamahalin. Extra po. Ito ay hindi ito din? Hindi po. Manual lang po talaga. Pagka po kasi di kuryente, yung pong speed niya, ay hindi po natin control. So yung mga open route, maaaring mawala sa rate. So kita mo naman, backyard to backyard. Andito lang, Kurt. Hindi talaga ng bahay nila sa person eh. Okay, so ikikita mo lang, Kurt. Opo. May kailan pa yun? Wala lang, matatid na. Tupigan. Wala na siya doon sa... Oo, ano? Oo, yan yung tinatabi ko. Pagka pa nakatapigot mo. Oo, Chad, so pa ba naman? Wipes. Hindi na siya masala pa. Ayan, kasi... Kahit yung pinagakit. Hoy, hoy, dito. Ito na yun naman natin. So, kailangan kayo. Okay. So, makikita niyo po yung hand. Pagkain natin. So, ang bango. Oo nga. Sayang wala ka dito. Tekstay ba? Oh, sayang nga, mas maganda sana na andyan din ako dahil very interesting yan, no? So, paano nyo pinupot po, kuya? Antayin lang po siya buba. Kasi hindi siya umap. Ah, oo. Kasi sa ganito ka, equipment. 15,000. So, ito, DLA. So, wala naman yung mawawala sa'yo. Oo. So, ayan. Ito pa, mapapasal siya ng pangalit. Oo, ang bango. Dok, ang bango po. Fresh to fresh. So, yung nakuha natin na zero doon, isang bote na yon. Ah, meron po yan. May isang bote yan. Alam mo lang siya... Kapag malaki siya. Maganda ba? Okay. Alam. So, isang bote niya na yan.
So, yung pinakain mo isang kilo ng matapal na 30 pesos o 40 pesos, ang mapapakain naman, makakain naman nun, siguro kung 2 weeks. Ah, 2 weeks. Yung matapal. Dito yung peso. So, sir, ito, yung natira natin dito, ano yung gawin natin dyan? Ito, sinasama pa rin namin ito sa process for panggagawa po. Personal use. Pwede. Ito, honey pa rin naman siya. Pwede mo siyang salain. Bakit po pala natin yung tinatang? Hindi po makakalabas yung honey kasi nakapap na siya. Ah, okay. So, tanggalin natin. Ito po yung pollen. Hindi yan yung ginagawa. Ano, kandila? Yan po. Isa rin po yan na... yan po yung ginagawa ng kandila. Ito po, alam po. Dok, ito daw yung ginagawa ng kandila. Oh. Yan. Pinakasama. Ah, ganyan, ha? Opo. So, wala kang tapon. Kasi ito yung kanina, yung pinag-track natin. Binalik na namin doon sa, ano, sa back ng colony. Ngayon, sabi ko, itong mga tinanggal natin, kung ano gagawin. Ang gagawin daw po dito ay pangkandila na ito. Amy, walang tapon, ano? Wala pong tapon, Dok. At saka hindi time-consuming ang beekeeping. Opo. Yun naman ang ano natin dito, no? Saka, Dok, papakita ko sa'yo. Ito lang yung location namin, no? Backyard na backyard po talaga. So, pwedeng-pwede po. Ito po yung ano, papakita natin. Tinanggal natin siya kanina. Or napukuha rin naman sa'yo. Dok, ito yung ginagawa. So, itong process natin. Pero okay, hindi na lang. Hindi. Ito po ay nilulusaw sa araw. Salamin. Oo. And then sa katsa. Pagtutuloy mo siya. And then, papainitin mo. Molding. So, super. Yun na yung role niya. Kasi makikita nyo, itim, gawa siya nung may pinagbahayan siya ng mga bubuyo. So mga wala yan, magiging pain yet. Patulad nito. Oh, ito yung show. Yan ang kantila. Oo na. Oh, kantila na to, oh. Aliwa. Pero kung yung matamis pa rin to. Di ba ito nilalanggang? Talanggang nilalanggang? Ito po kinakain din. Hindi naman siya yung crust. Sige nga sir, dahil sinabi mo kanina nakita ka, mag-usapan natin, ano ang mga set benefits ng honey? Ito, vitamin D. So, itong honey natin ay may vitamin B. Opo. Naalala ko sir, nilalagyan ka ng ano ba yung garlic? Garlic at saka mag-garlic kasi para sa heart yata eh. Yung... Ngayon, gamot sa ubo, sabi nila, anti-allergy, pwede sugat, marami siyang mga benefits sa ubo at mga ubo. Kasi ko. Gawa na nung Nelson! Nelson! Hindi ba, pwede ba yan kahit sa may diabetes? Pwede po. Then kaya lang po, moderate lang po yung paggamit. Kasi may sugar pa rin po siyang from nectar eh. Okay. So, pwede po yun. Yung mga, yung mother ko at saka yung mga in-laws ko, magamit po niya. Mga diabetes din sila. Oo. Kaya compared dun sa sugar, na sugar cane, ito... Yan ang ginagamit. Yan ang ginagamit. Pwede, okay. Naalala ko nung bata ako to. Ang ginagawa nung nanay tatay ko, yung bawang, papainumin kami na may halong honey para daw yung ano, papabusyata ng immune system. Immune system and then antioxidant. Saka, sir, ginagamit yung sabalat? Sa balat po. Sa, yung itong mga ano na to, yung wax na to, yung honey, ginagamit sa wax na to. Oo. Tanggal. Sa mga buhok. Buhok. So, balahibo ginagamit siya.
saka pinang ano din, facial. Facial. Yun ang ano. Oo, oh, oo. Oh, oh. At tanong ko lang, Nelson, yes. Kung ako bibili, marami nagsasabi diyan pag bumili ka raw ng honey, o may fake. Paano ko malalaman fake o malalaman kung talagang pure honey? Honey bee yan? Doon po sa pagbili ng honey, hindi ko lang po inaano yun sa mga supermarkets, sa mga malls na okay. May display. Hindi ko po mag-comment doon dahil hindi ko po nakita yung paggawa nila. So, okay. Ang may advice ko lang po sa kanila, humanap sila ng farm na legit and then meron sariling bee farm. Para mas nakakasigurado po sila doon sa bibili nilang honey. De, Nelson, parang botik, Nelson, yung, Nelson. Yes. Ang huling sa Nelson. Namin, UPL bilang po merong machine para makapag-detect na kung puro siya o hindi. So, even yung from abroad galing na honey, hindi po 100% pure honey po yung dumarating. Ayon dun sa test ng UPL. Oh. So, yan po ang pinaka-safest po natin para makabili ka ng honey. Hindi ko naman po pinopromote, pero ito po, makikita niyo po rito kung paano ang process ng honey or honey before. So, Nelson, hindi mo kung bibili ka, hindi makikita through the naked eye o pag inuwi mo, madaling mamasira, hindi mo malalaman kung fake o talagang pure honeybee? Ang pinagbabasihan ko lang po doon yung aftertaste and then yung amoy, yung lasa, pagka matagal ka nag-honey, alam mo na yung tamang honey. Yung may halo, yung mga nabibiling nakatimba. Uh-oh. So, pwede ko pong gawin yun eh. Pagtitimpla ko, adulterated sugar, lalagay ko sa timba, bebenta ko ng mura, pwede po. Pero bilang beekeeper po, sa ganito, hindi ko na po kailangan ng ganun eh. Dahil mawawala po yung pagiging legit ng part ko. Yes. Iniiwasan po natin, hindi po tayo din nag-aalaga. Para na sa ganun, yung mga nagbebenta ng mga fake, eh mawala. At nang mabuhay naman po yung industriya ng beekeeper, para na sa ganun, pare-pares po tayong healthy. Para, kasi po, karaniwan sa market, puro mura. Pero kung tutukusin imbis na makamura ka, mapapamahal ka kasi magiging diabetes ka pa dun sa, sa binibili natin. So, ito po, 100% po ito, pure honey. Sir, yung isang pote na ganito pala, ilang gram? 250 grams. Magkano ang length of Ang sa merkado po niyan, all over the Philippines po is 2 piso per ml. So, yan po. Piso per ml. So, 250 din to. Balit. Piso per ml, ha? Opo. May sinasabi siya sa akin kanina, long neck daw to, 120. Aha. Yun. Hindi ko masabi ko sigurado. Ano ba? May halo. Yun po yung marami po nagsasabi na adulterated po yun na yung ito sa una asukal. So ito, nakita ko kasi puro to. Natikman ka. Natikman ka. Puro to, Doc. Papangupa. Bili ka na, Doc. Okay. Nagpento pala. Papasyal ako dyan. Papasyal ako dyan. Yes po, Doc. Welcome po. Libot ka, Doc. Doc, ang dami nating sobrang bagong experience ito para sa akin. Hindi ko po naisip na makakasama ko yung mga pupuyog at medyo kanina kinakabahan ako. Pero ngayon na ganito medyo malayo na ako okay na po ako. Pero hindi ako nilapitan, Doc. Hindi ako nilapitan ng pupuyog. Amy, bago rin ha. Yes. Nung ako'y may biyahe ako nung nag-Thailand, Thailand lang naman, dito lang tayo eh. Meron kami isang tourist spot siya na malaki building siya na meron kaming nag-briefing siya, may video, malaki yung honey bee farm nila.
Tapos, sinasabi nila na kapag kaya daw mag-stay na mga 3 years, 4 years na naka-refrigerated lang. 3? Oo, malaki. Kaya matagal ang talagang... buhay ng ating mga... Oo. Kasi ang worker visa, 6 weeks lang. Okay. Worker visa, 6 weeks. So, ano yung maabot ng 3 years? Ang maabot ng 3 years po yung queen bee. Queen bee, yung, no? Hindi, tsaka yung sinasabi ko, yung production ng honeybee, yung mismong pulupok yun, tana. Opo, tuloy-tuloy, pinag-bee. Oo, yung bumili kami eh. Kaya nilang pulupok. Oo. Yeah, yung cycle nila, tuloy-tuloy pa rin. So, yung queen bee, dapat ang mga tug ng mga ito. Para dire-diretso yung production. Yeah. Work. Yes, Doc. Kanina, Doc, nakita natin color blue yung queen bee niya, no? Ito ay nilabas noong 2020. 2021 yung kanina yung blue. Tapos yung green na sinasabi ko. Green is 2018, I think. 2018. I'm not sure, pero yun po ang color ko. Opo. So doon natin makikita yung edad ng ating mga blue. So doon natin masusukat kung pwede silang pag-year. Parang yung model nila is blue this year. Opo. So yun. Standard yun. Lahat po ng buboyog from 2021 is color blue. Yun yung queen bee. Ano, Doc? Ate, may isang tatanong pa ako, Amy. Nelson, pwede ba yan kahit saan? Nabanggit mo na kinakailangan malamig tulad ng Baguio, Tagaytay. O paano yung mga gusto mag-invest dyan o gusto mag-honeybee farming? Pwede ba sa Region 3, Region 2? Ano ba ang pinipili talaga niya na climate? Ang ala naman po silang pagdating po sa climate, unless yung direct heat lang po. Pero kung naka-shade po siya, hindi po siya ganun ka... Ibig sabihin, kung direct heat po siya, malulusaw yung frame, and then magsuswarm po sila eh. Yun po yung kalaban natin eh, yung swarming din. Kung mainit, kasi hindi na nila kayang palamigin, yun ang sa mga direct heat. Pero kung shaded na lang po, katulad po dito, mainit po siya, pwede naman po siya. Okay. So, ang masasuggest ko lang po dyan, kung gusto lang pong mag-start, siguro mga at least 2 colonies po ang ideal starting colonies. Nelson, tanong ko lang sa iyo. Ikaw kama, nagbebenta ka ng mga breeder o ng colony, di ba? Or yes, nabalita mo sa iba, meron bang nag-venture ng 2 colony o 3 colony na after that, medyo nalugi, yung naluso yung kanilang puna kasi maraming gusto mag-invest eh. Yes po, karaniwan po ng mga nag-a-advantage po, na nag-take advantage po ng pag-dibis na akala po nila, pagka bumili sila, kikita na. Uh-oh. Hindi po ganun kadali eh. May mga ups and down din po dyan. Kasi po, hindi ka nag-check. Hindi ka nag-aaral. Yung needs ng bees, dapat alam mo din. Kaya po tayo, okay. Mayroon tayong 1-week check-up na interval. Para na sa ganun, alam mo yung pangangailangan ng bees. Kung kailangan mo ng mag-feed, kailangan mo nang magdagdag ng frame, kailangan mo nang mag-treat ng mites, o iba pang sakit. So, yung swarming, yung queen cell, marami pong factor. So, huwag po tayong mag-take sa bee. Hindi po siya ganun kadali kung hindi mo pag-aaralan. So, kung mapag-aaralan nyo po at mayroon kang mga research, trainings, kailangan talaga ang research and training. Opo, hindi po dapat i-take advantage ko ang sir, pag-aalaga. Hindi basta may puhunan ka, eh pwede na. Mm-hmm. Opo, totoo po yun. Yung puhunan, meron na tayo eh. Yeah, Amy Nelson, yung bae ko, limbawa, pupunta sa'yo, sa whole day na pakikitungo sa'yo bago sila bumili, yung bae matututunan niya na o kinakailangan mag-schooling pa, how many days o isang araw lang na lecture, kaya na? Pwede ko pong ibigay ng 1-day lecture yan. Kung medyo malapit po sa akin, pwede ko silang puntahan. Yung monitoring, yung pag-mentorship. Uh-huh. Hindi ko po ina-addition.
Okay. Lagi kong tinatawagan, katulad po nung mga nasa San Jose, meron po ako, halimbawa, kung once a month, kung pwede ko sa puntahan, para dun sa checking nung borderness. Pwede po ako doon, wala po akong hinihingin kapalit. Okay. Bali, galing mo, sir, galing bago mo. Tayo magtapos. Yes, Doc. Oh. May follow-up ka pa? Wala na. Papasyal na lang ako dyan sa kanyang bee farm. Maganda yung topic eh. Mahaba po yung ano dyan. Hindi tayo mayaya. Papasyal ako sa kanya. Maganda yung topic, pero super time na tayo. Babawi na lang ako sa susunod, no? Pero, oh, sige. Alala, ang pwede natin i-bali i-share sa ating mga viewers po na gusto din niya pumasok dito sa pag-bee farm. Ang masasabi ko lang po sa mga gustong mag-umpisa, kailangan po ninyo mag-consulta muna sa mga may bee farm or mag-training kayo. Nang sa ganun, hindi tayo maligaw ng kung paano pagpili ng tamang pagpili ng mga bee colony. Maibibigay sa atin yung mga healthy bees, healthy queen, yung batang queen. Ang madadagdag pa po para ma-open po yung ano natin na hindi po puro kita ang bees. Meron din pong lugi kung hindi mo pag-aaralan. Yun lang po masasabi ko din na huwag po natin pagka bumili kayo ng bees, kailangan balik agad ng in one month, maibalik yung puhunan. Hindi po gano'n, wala pong hanap buhay na bumalik po yung agad-agad. So, medyo ang pagbalik po niyan na pinaka-maximum na ROI is 1 year. One year. So, na-break ko po yun. Ah, wow! Na-break ko yung 1 year na ROI. So, siguro, lakas lang ng loob, tsaka talagang gusto ko lang matuto. Yun lang po yung naging batayan ko dyan. Ayan, Doc. Nakakatuwa ito dahil isang success story ang ating natunghayan ngayong araw, no? Tapos ang dami nating natutunan. Ako personally nag-enjoy ako kasi first time ko nga po dito. Pero ayan, and Doc, swerte mo naman, Nene. Swerte mo at nakakarating ka dyan. Oh. May honey. Bawi ka next time, Doc. Pero sa ating mga viewers, samantala po na maghihiwa-hiwalay tayo. Asahan niyo po sa mga susunod pang episode, marami pa tayong bibisitahin na farm. Kahit ano pa yan, tignan niyo naman ang aking outfit ngayon. Pero, go tayo dyan. Hanggang sa susunod po, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.